Matagal nang alam ng mga siyentipiko na maraming mga asteroid at comet ang nagpapaikot-ikot ng malaya sa ating kalawakan. May malapit at may malayo. Ang mga ito ay pabilog. Pero alam nyo bang may nag-iisang bato sa kalawakan na pahaba? Ito ang Oumuamua. Ito ay isa sa pinaka-weird na bagay na nasa kalawakan dahil sa hugis at orbit nito. Sa totoo lang mga kapantas, napakadalang talaga ng bagay na ito pagdating sa kanyang physical na aspeto. Bakit ito pahaba? Asteroid ba ito o comet? Nasaan na ito ngayon? At bakit posibleng alien daw ang may gawa nito? Misteryo ng Oumuamua. Yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magpatuloy ay special shoutout muna tayo sa ating sponsor, ang High Dollars. Ito ay bagong cryptocurrency na trending na ngayon. Kumikita na ako ng malaki sa paglalagin lamang araw-araw sa app na ito. Lalo ngayon sa panahon ng pandemic, lahat tayo ay kailangan ng extra income at para sa iyo ito. Sa High Dollars ay kikita ka ng cryptocurrency na pwedeng maging pera gamit lamang ang iyong smartphone at internet sa iyong bahay. 100% legit paying app at wala kang kailangang ilabas kahit na piso. Sa app na ito ay pwede kang kumita ng 1 High Dollar every day. Mag-login lamang at i-click ang claim reward every day, ipunin at i-withdraw. Pwede ring mag-invite ng mga friends mo para mas dumami pa ang iyong High Dollars. Marami na ang naka-withdraw sa simpleng paglalagin lamang araw-araw. Kapag ginamit mo ang link ni Mr. Pantas sa ibaba, ay makakakuha ka kagad ng 1 High Dollar bilang bonus. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Sign up na! Mabalik tayo. Simulan natin sa kanyang pangalan, ang Oumuamua. Ito ay galing sa salitang Hawaiian na ang ibig sabihin ay isang mensahero mula sa malayong lugar. Kung titingnan natin ang kanyang orbit ay talagang kakaiba ito. Hindi gaya ng ating mga planeta na may halos bilog na orbit. Ito ang tinatawag na Pantas Telescope na matatagpuan sa Maui, Hawaii. Ito ay isa sa mga naglalakihang telescope ngayon at talagang napaka-high-tech. Unang nakita ng telescope na ito ang Oumuamua noong September 9, 2017. Sa sobrang bilis nito ay hindi nagawa ng mga siyentipiko na pag-aralan ito ng husto bago tuluyang lumayo sa atin. May bilis itong 196,000 miles per hour o 87 km per second. Take note, per second ito mga kapantas. Ang 87 km per hour nga lang kapag nagmomotor ka ay mabilis na. Ito pa kayang 87 km kada segundo? Sa katunayan nga, matapos ang 8 buwan noong una siyang makita malapit sa atin, ay namataan siyang nasa Jupiter kaagad. Samantalang 6 na taon ang kailangan natin gugulin para makapunta ang pinakamabilis nating sasakyan sa planetang Jupiter. Teka, gaano ba ito kalaki? Mayroon itong haba na higit pa sa 1,300 feet at lapad na 131 feet. Mas malaki pa ito sa Eiffel Tower. Kaya naman, kung sasalpok ito sa buwan o ISS ay talagang mag-iiwan ito ng seryosong pinsala. Kailan ito babalik para mapag-aralan ulit? Walang ideya ang mga siyentipiko kung kailan ito babalik dahil hindi pa kumpirmado ang tamang sukat ng orbit nito. Paglagpas nito sa planetang Neptune ay hindi na ito halos makita pa dahil hindi na ito natatamaan ng sinag ng araw. Tignan niyo na lang ang larawang ito. Ang malaking V na ito ay ang orbit ng Oumuamua. Kapag napansin niyo ay puto lang imaheng ito dahil hindi na alam ng mga siyentipiko kung saan ito eksaktong patungo. Ang sigurado lang nila ay sobrang layo ng babaybayin ng Oumuamua bago ito makabalik sa atin. Ngayon dumako naman tayo sa ating question of the day. Ano nga ba talaga ang Oumuamua? A. Asteroid. B. Comet. C. Alien spaceship. D. Wala sa nabanggit.
Sa tanong na ito ay hahayaan ko na kayo ang humusga base sa katangian niya. Isa-isahin natin. Unahin natin ang asteroid. Hindi siya maaaring ituring na asteroid dahil may sarili siyang orbit. Ang mga asteroid ay nakakulong lamang sa asteroid belt at Kuiper belt o di kaya ay malayang nagpapalutang-lutang sa kalawakan nang walang sinusundang orbit. Ikalawa, maaari siyang ibilang sa hanin ng kometa dahil sa orbit nito, pero nasaan ang kanyang buntot? Ang ating mga siyentipiko ay walang nakitang bakas ng pagiging kometa nito bukod sa kanyang orbit. Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong pinagkaiba ng asteroid at kometa, ay nangunguna rito ang kanilang komposisyon. Ang mga asteroid ay karaniwang mga bato lamang, samantalang ang mga kometa ay mga bato na nababalutan ng yelo. Kaya naman, kapag lumalapit ang mga kometa sa ating araw ay talagang kitang-kita ang dalawang buntot nito. Nakakalikha ito ng maliwanag na usok dahil nag-e-evaporate ang yelo nito dahil sa araw. Kung babalikan natin ang Oumuamua ay wala itong ganitong katangian. So, kung hindi siya asteroid at hindi rin siya kometa, ano siya? Hayaan niyo munang ipakilala ko sa inyo si Avi Loeb. Siya ay isang sikat na professor mula sa Harvard University sa Amerika. Paniniwala niya na isang alien spaceship daw ang Oumuamua. Sinabi niya na may kakayahan itong kumuha ng enerhiya mula sa araw, kaya ito tumatakbo ng mabilis. Ipinadala daw ito ng mga alien para obserbahan tayong mga tao. Dagdag pa niya na napaka-imposibleng may sinusundan itong orbit. Malabo raw na kusa itong lumalapit sa atin at bigla na lamang lalayo. Giit niya na may isang hindi tukoy na bagay ang nagpapadala sa Oumuamua na ito. Pero kontra ang ibang mga siyentipiko dito. Sagot niya na wala naman talagang kahit sino ang may sapat na ebidensya. Well, tama naman siya dahil halos lahat ng mga siyentipiko ay kulang sa pag-aaral sa Oumuamua. Kaya ngayon ay hindi ito maipabilang sa asteroid o kometa. Malay niyo balang araw ay may maimbentong tawag dito. Pero hindi porket hindi na mapatunayan na galing ito sa mga alien, ay wala na itong chance ang pagmula ng alien life. Tandaan nyo, walang nakakaalam ng loob nito. Kaya naman hindi imposible na may dala itong mga microbe o anumang ibang nilalang na galing sa malayo. May posibilidad na yelo ang loob nito na may dalang mga preserved na bakterya. Malaki rin daw ang tsansa na ang Oumuamua ay pagmula ng buhay sa ibang planeta. Kaya naman maya-maya lang ay ipapaliwanag ko sa inyo ang tinatawag na Project Lyra. Sinabi naman ng ilan, kaya raw pahaba ang hugis nito ay bahagi ito ng kanyang buntot bilang kometa at tumigas na lamang sa tagal ng panahon. Sa totoo lang mga kapantas, wala ni isang nakakaalam kung saan ba talaga ito galing. Kaya naglabasan ang kanya-kanyang teorya patungkol dito. Ngayong taon naman ay naglabas ang Arizona State University ng dalawang pag-aaral na nagsasabi na ang Oumuamua raw ay isang debris mula sa isang bagay na sumabog sa kalawakan. Dati raw itong bilog gaya ng mga asteroid, pero dahil sa lakas ng impact at bilis nito, ay unti-unti itong naging pahaba gaya ng nakikita natin ngayon. Sigurado raw sila na hindi ito pinapatakbo o tinutulak ng mga alien. Kaya raw ito mabilis ay dahil sa lakas ng impact mula sa orihinal na katawan nito. Pero kontra ang mga siyentipiko na unang nag-aaral dito. Kaya naman plinano nila ang Project Lyra. Ito ay proyekto ng mga dalubhasa na makagawa ng isang maliit na sasakyan na mas mabilis pa sa Oumuamua upang mahabol ito at mapag-aralan ng malapitan. Dahil naniniwala sila na kapag nagkaroon tayo ng pagkakataong makalapit sa Oumuamua ay mabibigyan ng linaw ang lahat ng ating mga katanungan. Sa ngayon ay napaka-imposible ng proyektong ito, pero giit nila na kailangan lang nila ng sapat na budget para makayanan ang ganitong misyon. Hindi magiging biro ang gastos para sa laban na ito. Basta kung may ambagan, labas ako dyan. Medyo gipit pa ako Naisip ko ngang magbukas ng aking Shopee. Soon mga kapantas ay makikita nyo na ang Mr. Pantas merch natin. Magkakaroon tayo ng hoodies, t-shirts, mugs at kung ano-ano pang mga bagay na tungkol sa kalawakan. Abang-abang lang sa ating mga produkto dahil alam kong makakatulong ito sa inyong pag-aaral. Bago tayo tuluyang matapos ay shoutout muna tayo kina Samantha at Icarus Cave ng Bulacan. Salamat po sa palagiang panonood.
Nakakatuwa kasi talagang suportado sila ng kanilang mami sa panonood ng mga videos natin. Sana nakakatulong ang ating channel sa inyong pag-aaral. Yun lamang po para sa video ng ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.